So what's up? Magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. Muli ako nagbabalik. Ako yung lingkod PJ Vergara ng Linyada ng Mamay, okay? So at this moment of time, may share lang ako sa inyo na isang tips na kung saan is paano nyo mapaparami yung production ng itlog ng inyong mga alaga mga manok. Kung tayo man is may mga kamanok dyan na at this moment of time hanggang ngayon mga kamanok is nasa proseso pa ng breeding. Okay, may share ako sa inyong isang tips na kung saan is mapaparami nyo pa rin yung inyong production ng itlog kahit na, okay, kasi dito mga kamanok, sa lugar ko, nag-i-start ng umulan, okay? So, pag sinabi nating rainy season, ibig sabihin, lumalamig na yung panahon, lumalamig na yung kapaligiran, which is, kapag lumamig po yung kapaligiran, lumalamig din po yung katawan ng ating mga alaga. Ibig sabihin, masyado na pong nadadagdagan yung lamig nila sa katawan, which is hindi po maganda yon pagdating sa breeding. Okay, kasi pag nasa proseso tayo ng breeding mga kamanok, kailangan nilang may produce yung tinatawag nilang body heat or yung tinatawag nating body heat mga kamanok. Yung body heat na yan mga kamanok, yan yung tumutulong sa katawan ng manok upang i-push yung kanyang sarili na mag-produce ng itlog. Okay, so kung malamig na yung panahon, mabilis nang dumilim, okay, so baka po tumigil sa pag-itlog yung inyong mga alaga mga manok. Kapag sila tumigil sa pag-produce ng itlog, kay ma-earn nila is yung body fat mga kamanok. Okay, so kapag po nangyari yung body fat na yan, naka-earn sila ng mas maraming sapola, hindi na po talaga mangingitlog ng tuluyan yung inyong mga alaga. Sa madaling sabi, magpapahinga na po sila sa pag-itlog, which is ayaw nating mangyari kasi na underbreeding tayo, kailangan natin mag-produce pa ng mas maraming itlog. Okay, so ano ba yung tip na i-share ko sa inyo mga kamanok? Ayun nga, gaya ng naulit ko kanina, kapag kaganyang nag-uulan, mabilis na pong dumilim. Okay, kasi nga po, walang araw eh, walang present ng araw kasi umuulan. So kapag ka umuulan, umaga hanggang hapon, walang present ng araw, mabilis po yung shifting ng liwanag sa dilim. Kaya mga kamanok, ang advice ko po, magdagdag po kayo ng extra heat. Paano? Sa tulong po ng mga bumbilya na inyong nabibili sa merkado. Okay, tulad ng mga pansisiw na bumbilya yung kulay dilaw mga kamanok, yan po is nagiinit mga kamanok. Okay, so maglagay kayo ng mga ilaw na ganyan sa inyong breeding pen mga kamanok. Okay, kung sa hapon mga kamanok, maagang dumilim, so i-extend nyo yung ilaw. Okay, yung pagbibigay nyo ng body heat sa kanila, yung pagbibigay nyo ng extra heat sa kanila sa pamamagitan nga ng bumbilya. Buhayin nyo po yan hanggang alas 6 ng gabi. Okay, yung oras na yun mga kamanok, yung extended na oras na yun na ibinigay nyo sa kanila na magkaroon ng dagdag o karagdagang init sa kanilang breeding pen, makakatulong yun sa kanilang sarili upang mas mapahaba pa yung body heat sa kanilang katawan, upang mas mapahaba pa yung egg production na kanilang maipuproduce yung mga itlog sa ganong sistema o sa ganong proseso, sa ganong sitwasyon mga kamanok. Yan ay simpleng tips lang mga kamanok na maaaring makatulong sa inyo sa inyong pagmamanok, sa inyong pagbibreeding. Okay, baka kasi may mga kamanok tayo dito mga kamanok na dadalwa, tatatlo pa yung itlog ng kanilang mga inihin, inabutan ng tag-ulan na ganito, kaya napatigil o kaya naman i-itlog ng ganitong araw, saka nilang masusundan after 3 days, di ba? So ayaw nating mangyari yan mga kamanok. Okay, so paano yung tamang proseso upang mas madagdagan pa yung egg production ng ating mga inahin? Magdagdag tayo ng ilaw, magbigay tayo ng mga water soluble egg production na mga painom sa kanila. Okay, makakatulong yan upang mas mapaganda yung production ng itlog ng inyong mga alagang inahin. Okay, so syempre kailangan din yung inyong ibinibigay na pagkain mga kamanok is breeder pellet para yung fertilization ng kanilang katawan o yung kanilang sistema is magdire-diretso mga kamanok. Yan yung magandang siguro way upang mas mapanatili nyo yung ganda ng production kahit na maulan o malamig na yung panahon. Huwag nyo hahayaan mga kamanok na yung inyong mga alaga is lamigin. Huwag nyo hahayaan na sila is magkasipon kasi talagang titigil sila sa pag-produce ng itlog pagka ganyan po yung kanilang sitwasyon. Okay, kapag ang inyong mga materials na ginagamit
is kasalukuyang nakasalang, inyo pong aalagaan sila. Huwag nyo hanggat maaari, huwag nyo po silang hahayaan na mabasa. Kasi ang inahin kapag kayan is nabasa habang umiitlog, titigil po yan sa pag-itlog. At yung diniscuss ko last time, huwag na huwag nyo pong pupurgahin kung sila is nasa kasagsagan ng pag-breeding. Okay? Kasi po maaari pong tumigil yung kanilang pangingitlog kapag ka ganyan. Okay? So, simpleng tips mga kamanok, sana makatulong yan sa inyong pagmamanok, especially sa mga newbie natin na hindi pa abot ng kaalaman yung ganyang klaseng mga kaalaman. Okay? So, sa mga baguhan natin dyan, nababago pa lamang nakakapanood itong ating mga video, balikan nyo po sana yung ating channel, tingnan ninyo lahat ng video. Makakasiguro kayo na bawat video na inyo ikiniklik dyan is kaalaman tungkol sa pagmamanok ang inyong makukuha. Yung iba, napakasimple lamang, pero sigurado ako na malaki yung maitutulong nito sa iyo bilang isang breeder, sa iyo bilang isang magmamanok. Okay, kaya isa lang ang hinihiling ko, kung gusto mo yung sistema ko ng pagmamanok, kung gusto mo yung sistema ko, okay, ng pagbibigay ng tips, trivia at kaalaman sa ating paboritong libangan, walang iba kundi ang pagmamanok, ito lang ang hinihiling ko, pinutin mo yung subscribe button, may katabi ang join button, parehas mo nang i-click yan, so para sa ganon, mas mabilis, okay, yung pagbibigay ko ng idea sa iyo, okay, para sa ganon, sa kabilang araw, sa susunod na araw na mag-upload ako, mukha ko pa rin ang iyong makikita. Okay, so mga kamanok, bago ko tapusin to, papakita ko sa inyo. Ayan, nasa likod mga kamanok yung aking breeding ng mga sisiyo, tapos bukod pa yung mga nasa labas, halos ang bilis na kanilang paglaki. Bakit nga ba sila mabilis lumaki mga kamanok? Ito po ay dahil dito sa herbotics. Natural and organic, kaya napakabilis po nilang lumaki, hindi agad dinadapuan ng sakit. At syempre, kung sila man is magkaroon kaagad ng sakit, mabilis silang nakakapag-adjust. Okay, bilis silang sumisigla, bilis ulit yung kanilang liksi. Dahil po yan dito sa herbotics nating ginagamit. Ihalo nyo lang sa tubig, basta kumulay, pwede nyo nang ibigay. Makakatulong yan mga kamanok, hindi lang sa sisiyo. Pwede rin yung ipainom yan sa inyong mga iginagayak ng mga manok. Ayan po mga kamanok. And syempre, ito ang pinaka the best. Itong aming Herbox mga kamanok. Ito po ay marami nang gumamit, especially yung mga baguhan na walang kaalaman tungkol sa kanilang paggagayak. Ito po, ready available itong aming natural and organic Herbox mga kamanok. Gawa ito sa natural and organic. Okay, na talagang kung saan saang bundok pa namin hinanap yung ingredients nito para lamang maibuo ito, mailagay sa kapsula at maipagamit sa inyo. Kaya mga kamanok, kung gusto nyong masubukan itong aming pinagmamalaking Herbox and Herbotics, i-PM nyo na ako sa linyada ng mama. Or else, pwede nyo akong tawagan or i-text sa 0916-269-2725. Okay, so mga kamanok, magkita-kita pa tayo sa susunod na mga vlog na gagawin ko. At sana ay ako ang makapagdagdag ng, masasabi nating konti pang mga kaalaman tungkol sa pagmamanok. At makakaasa kayo na sa bawat video mapapanood nyo dito sa ating channel ay kaalaman ang hatid para sa inyo. Lagi ko sinasabi mga kamanok, kung yung aking mga tinuturo ito is makakatulong sa inyo, i-grab nyo po. At kung sa tingin nyo, hindi, well, inirerespeto ko pa rin, huwag nyo pong gawin. Okay? So, mga kamanok, ito yung linyada ng mamay. Okay? So, lagi ko sinasabi sa inyo, kung saan kayo masaya, dun kayo. Huwag nyo isipin na sasabihin ng iba, basta masaya kayo. Okay? Hanggang sa muli mga kamanok, salamat sa panonood, salamat sa pagtapos ng video ito. And sa nga pala, bago ko makalimutan, sa mga nag-entry, okay, na kanilang raffle doon sa ating mga manok. Okay? So, maraming salamat at sana ipatuloy niyong suportahan yung bawat raffle natin ginagawa dito. Makakaasa kayo na mabibigyan natin, okay, ng chance yung iba nating mga subscribers, yung ating mga viewers na baguhan, okay, na walang kakayanan na makapag-acquire ng mga linyada. Okay, natin. Okay, so ito na yung chance na magkaroon kayo o makakuha kayo ng mga lines na meron tayo dito. Especially yung ating mga bulik, okay, yung mga domes natin. Okay, napaka-aayos po niyan and Gilmore's. Okay, so sa mga nakakuha ng ating mga lines, so sana po, pakaingatan ninyo, paramihin ninyo at sana ay alagaan yung mabuti, stay healthy and
always smile. Yan yung talagang number one na dapat inyong dinadala kahit saan man kayo magpunta. Okay, so hanggang sa muli mga kamanok, magkita-kita pa tayo sa susunod na vlog. Okay, hanggang sa muli. Paalam.